Inalis na ng Philippine Coast Guard, PCG, ang floating barrier na inilagay ng China Coast Guard sa southeast entrance ng Bajo de Masinloc, Scarborough, Shoal. Sinabi ng ahensya na ang hakbang na ito ay bilang pagsunod sa tagubili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng National Task Force for the West Philippine Sea, NTFWPS. Noong nakaraang linggo, sinabi ng PCG na maaari lamang nilang putulin ang floating barrier kung may pag-aproba mula sa pambansang pamahalaan. Hindi maaaring putulin ng Coast Guard ang lumulutang na hadlang ng China ng walang go signal. Iniulat ng mga mangingisda sa Bajo de Masinloc na ang China Coast Guard ay naglalagay ng floating barrier sa tuwing dumarami ang mga bangka ng mga mangingisdang Pilipino malapit sa Shoal. Ang Bajo de Masinloc, na kilala rin bilang Panatag, Scarborough, Shoal, ay matatagpuan 124 nautical miles kanluran ng Zambales, at nasa loob ng 200 nautical mile, EEZ ng bansa. Bukod sa paghadlang sa mga Pilipino sa pangingisda, sinabi ng PCG na ang floating barrier ay nagdulot ng panganib sa paglalayag at malinaw na paglabag sa internasyonal na batas. Idinagdag nila na ang pag-alis ng hadlang ay naaayon sa internasyonal na batas at muling pinagtitibay ang soberanya ng Pilipinas sa Shoal. Pinagtibay ng 2016 Arbitral Award na ang Bajo de Masinloc, BDM, ay ang tradisyonal na lugar ng pangingisda ng mga mangingisdang Pilipino. Kaya, anumang sagabal na humahadlang sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino sa Shoal, ay lumalabag sa internasyonal na batas. Ito rin ay lumalabag sa soberanya ng Pilipinas sa BDM. Sinabi ni PCG Commodore J. Terrila sa isang pahayag. Idinagdag ng PCG na nananatili itong nakatuon sa pagtataguyod ng internasyonal na batas, pangangalaga sa kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino, at pagprotekta sa mga karapatan ng Pilipinas sa teritoryong karagatan nito.